day to our fellow farmers. Today, i-discuss natin kung paano mag-propagate ng banana gamit ang bagong teknolohiya ng tissue culture. Ito yung ating mga planting materials. Ito yung saha ng lakatan. Ito yung saha ng lakatan. Kukunan natin to ng tissue culture, yung ating bagong teknolohiya ng pagpropagate ng saging. Ito yung planting materials din natin na saging na tundan. Saging tundan. At ito yung pangatlo na planting materials din natin. Yung ibang klase na saging, yung saba. At yung pang-apat natin na planting materials, yung saging na carnauba. Yan, ito. Sa gagawin natin na video, iba't ibang klase ng macro propagation ang ating ipapakita. Bawat tanim, bawat lahi ng saging ay ibang klase din na macro propagation yung ating ipapakita sa inyo. Preparing this macro propagation and preparing this, you make sure that you clean all the black particles outside the stem.
This is our lakatan. So ibababad natin to sa ating mixture ng ating pataba ng ating macropropagation. Ito yung dumi ng baka, cow manure, and then yung fertile soil, matataba na lupa. Tapos ito yung rice through dagami ng humay na decompose na. Ang gagawin natin, ilalagay natin to, lalagyan ng lupa mix with cow manure, and then rice decompose, rice through, then lupa ulit. Yan, lalagyan natin ng maraming lupa. Then, yan. Tapos, saka natin ito itatanim. Ilalagay natin dyan. Yan. 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 Tapos, and then, tatakpan natin ito ng lupa. Lupa mix din natin yung cow manure niyan. Then macropropagation ay iba naman na uri na ng pagtatanim. And then ito na naman yung ating saging ng tundan. Tapos na natin yung lakatan. Ito na naman yung saha ng tundan. Gagawin natin, iba na namang uri ng macropropagation na ipapakita natin. Thank you.
Dong, tunang kamera dong. Then next is itong garnaba, planting materials natin na ating ipapakita for macro propagation, itong saging na garnaba. Okay, watch it.
We will get this one.
Then this naging materials or saging sapa. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood na ating video. Lalo na sa ating mga kapwa farmer na nakapagbibigay din po tayo ng kaunting aral o nakapag-share tayo ng panibagong teknolohiya sa pagtatanim ng saging. At napapatunayan po yan ng ating mga kapwa farmer, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, na sustainable po yung ating pagsasaka, yung ating pagpa-farming, dahil kahit na nagla-lockdown tayo ng almost month o kahit ngayon, hanggang ngayon, 1 year na, sa pagpa-farming patuloy pa rin tayong kumikita at tuloy yung ating paghahanap buhay. So sa atin pong mga young generation farmer na mas lalo ngayon na paliit ng paliit yung pumapasok ng pagpa-farming dahil sa kaunting kita lang sa ating pagpa-farming, kaya mas masasabi ko na magpatuloy po tayong magre-research, mag-aaral ng mga panibagong teknolohiya sa pagtatanim ng gulay, palay at na kahit na ano, para naman po ay madagdagan ang ating karunungan at madagdagan ang ating kita. So maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay ng ating vlog. At patuloy po tayong magbibigay ng aral sa ating mga kapwa farmer, sa ating mga kapwa Pilipino. At sana po ay mag-subscribe po kayo sa ating channel and like and click the notification bell para updated kayo sa ating mga panibagong video. Maraming salamat po. Thank you. At dahil tapos na po tayo sa ating vlog na ating macro propagation, itutur ko po kayo sa aking munting sagingan. Ito po ay mag-iisang taon na po, kaya marami na po ito. On my previous vlog, nakikita nyo naman to, mga bagong tanim pa lang to. Ngayon marami ng mga bunga at malalaki na sila. Ito na po sila. Ito yung ating sagingan, ating karnaba. Ito, malalaki na po. Yung iba, meron ng mga bunga.
Nasa mga 500 na po ito, 500 na saging na ranaba. Marami na rin na kaming nakuha nito na na-harvest. Ito, marami na po sila. Ito yung sa previous natin na video, yung intercropping natin sa ating coconut at saka banana. Ito na po yung resulta ng ating intercropping. At ito yung azolla natin nasa ilalim ng ating sagingan. Ito sa tabi ng coconut natin, banana natin. Ito yung ating intercropping. Sagingan natin. At papakita ko din sa inyo yung ating giant carnauba. Yung carnauba natin na halos abot ng 15 na kasipi na saging. Papakita ko po sa inyo. Ito yung ating tundan. Yan. At yung ating giant carnauba. Ito. Ito yung ating giant carnauba. Medyo mataas na po siya. Wala pang bunga. Nagpaparami pa lang po tayo nito. Wala pa to yung maraming planting materials. Nag-uumpisa pa lang tayo nito ng giant carnauba natin. Sa isang puno, aabot ng mga halos 800 pesos yung kita natin dahil sa marami siyang mamunga at malalaki.